Sexy star na tumira o nangupahan daw po sa kanyang kondo. Bukod sa hindi na nga daw po siya nito binayaran sa upa, Idol Raffy, ay iniwan pa ang kondo na putol ang linya ng tubig at kuryente. Meron po tayong video, panoorin po natin. Okay. Naputulan na. Okay. Puro insekto. Oh my gosh. Okay. Wala rin tubig. Wala rin tubig. O sira din to. O sira yung ano. Tingnan mo, puro ipis. Ang tagal na nilang wala dito. Che, hindi lang isang linggo. Oh my gosh. Puro ipis eh. Patay, papaano to? Ngayon, ang tanong. Okay. At nasa linyang telepono at via Zoom na rin, si Ma'am Teresa Grenard. Residente po siya sa Dubai. Siya yung landlord nung inupahang kondo ng actress na si Alma Moreno. Tama? Yes. Ma'am Teresa. Hi. Good afternoon po, Mr. Raffy. So ma'am, nag-upa sa inyo si Alma Moreno dun sa inyong kondo. Saan po lugar ito, ma'am? Opo. Sa Azur Urban Residences po sa Parañaque. Okay. Ano nangyari? Ba't nung pagpunta nyo, wala nang ilaw, madilim? Ano yan? Tumakas? Umalis? Bigla? Eh, yun nga po ang hindi ko po maintindihan. Kasi po, nung August 23, nagkataon po na nasa Pilipinas ako. Mm-hmm. Tapos nagpunta po doon si Alma, nakiusap na hindi ko po talaga pinaparentahin yung kondo ko. Gawa nga po ng pandemic. Okay. So, at saka marami po talagang hinihingi ang Azur para po makapag-stay sa Azur. So, opa. Sabi naman po ni Alma, magagawa niya po yun ng paraan. So, pumayag na rin po ako kasi nagtatrabaho po yung kapatid ko sa kanya. So, kakilala po namin siya. Kakilala okay. Siya ng kapatid ko. Okay. So, as tiwala, since 1 week lang din naman, pumayag na po ako. Tapos, magtitira po sa inyo ng 1 week. Gagamitin po yung kondo po. 1 month. Opo. Okay, so pumayag po kayo na iparentahin for 1 month. Yes po. Okay. Tapos nagbigay po siya noon ng pera na 35,000 pesos. Magkano po pang renta? Ngayon po, opo, discounted na nga po yun. Kumbaga magandang presyo na po yun. So, ang okay. Ano ko is yung days na nagstay sila ng August 25 till first week of September, may dumating na Meralco. Okay. Kasi wala talagang tao dun sa kondo ko eh. Okay. Ngayon, ang bill na binayaran ko is almost 4,000 sa kuryente for couple of days. Okay. So, wala naman pong problema since isang buwan lang naman. Ngayon, ang nangyari, nung dumating na yung second month, third month, biglang sabi niya, sige sis, bigay mo na lang sa akin yung bill ng Meralco. Ako na yung magbabayad mismo. Okay. So, without talking about the rent, so, sabi ko, sige, nagtiwala naman ako. Ngayon, ilang months na, hindi na sila nakikipag-communicate sa akin. Tinatawagan ko sila, especially si Alma, hindi sumasagot. Tapos yung kapatid niya na si Jet, yung kasama niya dun sa Azur. So, ang sinasagot lang na parang babayaran nila, yung after na yon nung umalis na sila sa unit ko. Magkano po yung kuryente na iniwan? Ang nakapending pong kuryente is more than 40K po. Ang laki naman, isang buwang kuryente. Hindi po yun isang buwan. Meaning po, hindi ko lang po sure talaga kung anong date sila umalis ng February. Kasi nga po, hindi po sila nagpaalam. Nung March 9, nung pinapuntahan ko yan sa ate ko, yung kondo, yun na, doon na nila na-discover, wala na pala si Alma doon. Ang usapan nyo sana, renta, August to September. Yes, August 25 to September 25. Okay. Pero, after September 25, tuloy pa rin yung pag-stay doon sa kondo ninyo. Opo, nandun pa rin sila. Okay. Anong buwan na po sila umalis? Mga February 2020 na po yon. Kasi March 9 nung pinuntahan ng ate ko yung ano eh. Okay, so ibig sabihin, September, October, November, December, January, February. So meron pa silang utang na 5 months sa renta plus
yung pang sa Meralco. Yun nga po ang sinasabi ko, kahit hindi na po nila bayaran yung renta, kumbaga yung Meralco na lang na ikinonsumo po nila, sila naman po ang kumamit noon eh. Tama, okay. So, hayaan nyo na po yung wala na kayo pakialam doon sa renta, yung limang buwan, basta't yung kuryente lang sa Meralco. Napakabait yun naman, ma'am. Kasi po, pag nagme-message po ako sa kanila, kuryente nga po, kahirapan pang bayaran eh. Paano na po nila mababayaran pa yung limang buwan na renta? Nung sila po ay umalis, hindi nagpaalam sa inyo? Hindi po sa akin nagpaalam. Tao po siyang nakipag-usap sa akin noong August. Kaya pumayag po ako na tumira sila doon or magstay lang ng 1 month. Pero po yung pag-alis po, wala po akong alam. Hindi po sa akin nagsabi, ni message, alam po nila yung phone number ko. Ba't okay. Hindi po nila ako tawagin kasi nandito na po ako sa Dubai, kahit SMS man lang. Mm-hmm. Yung kapatid ni Alma Moreno na si Miss Jet ang sumasagot sa lahat ng message ko, which is pahirapan pa. Ano po sinasabi po ni Jet? Yung tumatawag, yun po, sinend ko po yan sa inyo lahat, yung conversation na pagpasensyahan mo na, uunti-untiin naman yung bayad ng upa at saka ng Meralco, uunahin yung Meralco. Kasi nga sinasabi ko na, nakarating din sa akin, sabi ng mga kapatid ko, nako May, pagka naputol yung kuryente dito, baka baklasin yung metro mo, gano'n. So, pinapauna ko talaga yung Meralco, which is yung ginamit lang nila. Wala namang sobra eh. So ngayon ma'am, putol na yung kuryente, putol na yung tubig? Nung binayaran ko na po yung tubig nung 2 days ago, I think. So, napa-reconnect na po yung tubig. Kuryente na lang po. So, yung kuryente ngayon po, hindi pa rin reconnected? Dahil may utang pang 40,000 plus? Hindi po, kasi. Kaya nga po, kasi tumatawag ko sa kanila, ini-ignore nila. Tapos yung SMS, nung sinabi ko na, sige na po. Sabi ko, si Tulfo na lang siguro ang bahalang kumausap sa inyo. Tsaka po, nag-send ng message yung kapatid ni Miss Alma. Ang sabi niya, si Ness na lang ang sabihan mo kasi hindi daw sila yata nag-uusap or laging wala daw yata si Ness, which is si Alma Moreno nga. So ang sa akin, si Alma ang nakiusap sa akin, si Alma ang kausap ko, bakit hindi siya ang kumausap sa akin this time? Kumbaga bakit pati tawag ko, long distance, hindi niya rin sinasagot. So hindi ko alam kung anong reason. Ang sa akin, maliit na halaga yan. Pero sana ang respeto nandoon. Agree po ako sa inyo. May sinabi ata kay Odette. Odette, talika rito, Odette. Okay. Ayaw niya po magsalita. Binabanan niya po yung telepono. Kasi po, ayaw niya magsalita na gusto raw niya off-air. Eh kami naman dito, gusto namin habang maaari on-air para maging transparent. But anyway, ano bang sabi Odette? Talika rito, Odette. Ano bang pinarating? Ayan na po. Nasa linya na sa... Miss Alma Moreno, magandang hapon po, ma'am. Ayaw. Okay, nakikinig lang. Sige. Ma'am, nakikinig po siya sa atin ngayon. Gusto niyo po magbigay ng mensahe kay Miss Alma Moreno. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Pero nakikinig lang po siya. So, magandang hapon po, no, Miss Alma. Sana lang po makipag-communicate kayo sa akin. Kasi yun pong sinisingil ko sa inyo, hindi naman po kami ang gumamit o ibang tao. Kayo naman po. Which is, nag-promise po kayo, nabigyan kayo ng enough time para mabayaran yon. Pero nagtataka ako na every time na tumatawag ako sa inyo, or SMS, hindi nyo naman po sinasagot. So, ang sa akin lang, sana po, tao kayo nakipag-usap sa akin nung August. Sana po, tao rin po kayong makipag-usap ngayon. Ayun, okay. Kasi po, ayaw niya magsalita on-air, pero off-air daw makikipag-usap siya. May sinabi kay Odette kanina eh, off-air. Odette, halika rito, Odette. Ano pa sinabi sa'yo off-air? Hindi na lang daw po siya magsasalita on-air. Off-air na lang daw po. Kakausapin daw po kay Serapi off-air. Bato ang kausapin. Kayo daw po ang gustong makausap ni Mama. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Dapat kung gusto yung kausapin tayo, nandyan, nakikinig si Ma'am. Pakisabi sa kanya, no, I'm not gonna talk to her. Yes, sir. The only time na nakakausap ako sa kanya, kailangan nandyan si Miss Teresa. Yun nga po ang sabi ko sa kanya. Ayaw po niya, tapos binabaan na po tayo. Then walang problema. Apo. Okay, akala ko may sinasabi siya na installment. Wala. Okay, sige. For the information of Miss Alma Moreno, ma'am, hindi ako makikipag-usap sa inyo, parang patay doon, nakakusapin kayo off-air na hindi po nakikinig yung aming complaint at never ko pong gagawin yan. Okay. So kung gusto niyo po akong kausapin, Miss Alma Moreno, madam, kailangan po nakikinig si Ma'am Teresa habang kayo po ay nagsasalita sa amin. Okay, Carol. Si Carol pala. Carol, alit ka rito. May sinabi raw si Alma Moreno kay Carol. Anong sabi sa inyo ni... Nung pinasa ko sa akin ni Odette, ang sabi niya sa akin, alam ng Diyos na wala akong ginagawang masama. Alam ng Diyos yan. Kaya hindi ko kailangan mag-explain sa inyo. Kakausapin ko na lang yung kapatid po daw ni Ma'am Teresa. Alam ng Diyos na
wala siyang ginagawang masama. Kaya so kung wala siyang ginagawang masama, ba't di niya kausapin si Ma'am Teresa? Yun na nga po, sir. Pero ang sabi niya, tatawagan daw po niya yung kapatid daw po. Ewan ko kung kapatid daw po ni Ma'am Teresa. Tatawagan ko ngayon yung kapatid niya. Pero alam ng Diyos, wala akong ginagawang masama, hindi ko kailangan mag-explain. Hayaan mo siyang magsalita ng magsalita. Basta ako, malinis ng konsensya ko, wala akong ginawang masama. Alam ng Diyos. Alright. Ma'am, narinig niyo po, ano pong reaction niyo doon? Alam daw ng Diyos, wala raw po siyang ginagawang masama. So, lumilito na para kayo pong nagsisinungaling. I think mas alam ng Diyos at panig sa akin ng Diyos na wala akong ginagawang masama. Okay. Nagsasabi lang po kayo na totoo kasi hindi naman po kayo magsasalita kung talaga hindi kayo nagkaroon ng problema. Hindi naman kayo gagawa-gawa ng siguro ng istorya sa amin at maganda naman po katayuan nyo dyan sa Dubai. Kayo po isang landlord at maayos naman po yung inyong sitwasyon dyan. So bakit kayo gagawa-gawa ng istorya? Opo. Okay. Now, ano pong gusto nyo mangyari dito, ma'am? Gusto nyo po maghabol ng damages? Pwede naman po kung gusto nyo magdemanda. Hindi naman po para sa umabot pa sa ganun. Ang gusto ko lang talaga is makapag-usap siya sa akin. Yun lang. Na mag-explain kung bakit ganun ang nangyari, kung bakit umabot ng ganito para putulan ng kuryente. Alam niyo po yun. Kasi pangit naman, wala nang umuupa dun sa, walang nakatira dun sa kondo ko, pero malinis yun. Apo. May kuryente yun, may tubig. Ngayon, nung tumira siya, ganun na lang. So, yun po ang hindi ko maintindihan sa kanya. Hindi po siya nakikipag-usap sa akin na maayos. Pinapasa lang po ako ng kapatid niya sa kanya, pero hindi ko naman po siya nakakausap. Pero ma'am, ba't ninyo tinanong yung kanyang kapatid na sandali lang, bakit ikaw na ipag-usap? Bakit hindi si Miss Alma Moreno na yun naman ang una kong kausap? Kasi po lagi daw pong busy. Kasi po may taping or kung ano-ano. May taping. Na lagi po silang hindi nagkakausap ng magkapatid na rin. So ako daw yung kumausap kay Ness, which is ginagawa ko naman pero wala namang answer. Okay, so ngayon lang, ang inaano ko, since nagtatrabaho sa kanya ang kapatid ko, kay Alma, actually nagalit sa akin yung kapatid ko kahapon. Ano pong trabaho ng kapatid niyo kay Miss Alma Moreno? Hindi ko po talaga alam. Hindi po ako na nagtatanong sa mga kapatid ko kung ano po yung trabaho nila. Pero matagal na po siya yata nagtatrabaho kay Alma. Nakikita ko po parang nagpo-volunteer sila kung ano-ano, marami silang tinutulungan na gano'n. Mabait naman po talaga. Mabait po si Alma. Wala pong duda doon na tumutulong po siya, lalo na dyan sa Paranaque. Kaya lang po, yun nga lang po, yung sa akin, na sana respeto man lang na makipag-usap. Yun po, yung sa kapatid ko, hindi ko po talaga alam kung ano pong ginagawa nila or anong trabaho niya. Sabi niya, bakit mo kailangan pang ganito, parang iparating pa kay Mr. Tulfo, ganyan-ganyan. Anong gagawin ko? Kasi kung ayaw nila makipag-communicate, maybe this is the best way na makipag-communicate sila sa akin this time. Baka sabihin ni Alma na pinipersonal namin siya para sa kalaman po ni Miss Alma Moreno, wala po talaga kaming personal na galit po sa inyo, Miss Alma. As a matter of fact, napili po namin kayo na mag-guest sa programa ng Wanted Serie. In fact, naging bida siya doon sa Wanted Serie. Okay? So, kinuha ka namin because we believe in your talent. Pero pagdating doon sa mga personal na mga bagay-bagay na kung saan ikaw ay inireklamo, labas kami doon. Yung title pa nga nun, Nanay Ko, Karibal Ko. Yun yung bida doon si Alma Moreno. But still, gayon pa man, ang utang ay dapat pinabayaran. Mabait pa nga itong si Ma'am dahil hindi niya sinisingil yung renta. Ang sinisingil niya, Meralco. Mabait siya. Kung iba ito, sisingilin lahat. So Ma'am, yung sa inyo, awareness na lang at inito Ma'am, nagmamatigas, ayaw kayong bayaran at wala siyang ginagawa masama. Ano pong plan B? Wala po akong choice, kundi bayaran ko na lang po yun. Wala naman po na akong magagawa kasi syempre kailangan kong magkaroon ng kuryente sa kondo kasi from time to time doon din naman ako umuwi tuwing umuwi ako ng Pilipinas. So ganun na lang po yung gagawin ko. Ayun, sige po. At least ma'am na nailabas niyo na po yung sama niyo ng loob, nasabi niyo na po yung gusto niyo sabihin. Ayan, napakabait niyo po ma'am. Ayan po, marami mga humahanga sa inyo mga netizen. Salamat napakabuti niyo po, napakabait niyo at yayamanin daw kayo. Oh, walang dahilan para kayo po gagawa-gawa ng istorya. Ano, matanong ko lang ma'am, anong trabaho niyo po diyan madam kung okay lang sa inyo? Dati po may nag-franchise po ako ng The Smile.